40. In verse 1 and 2, God wants us to comfort His people and tell them that they are forgiven because they received the hand of God. So, in verse 1, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 40, kailangan na natin, ano yung mag-comfort? At kailangan na natin alawin ang isa't isa. Tama na ang takot. Amen. Amen? Tama na ang takutan. Hallelujah. Kailangan na natin alawin. Sino ang dapat natin alawin? Ang sabi ng Panginoon ay ang kanyang lugar sa Jerusalem. So, ibig sabihin, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao, ang kailangang alawin. Sa ating panahon ngayon, tayong mga Kristiyano, tayo po ay mag-aaliwan. Amen. Hallelujah. Alawin natin, we will speak comfortably. We will comfort one another. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi na matatakot. Oo. Hallelujah. Dahil may Panginoon po tayo. Tapos ang sabi, ang lahat ng kasalanan, klaro dito sa verse to, na ang gusto niyang ipa-aliw yung mga Kristiyano. Dahil yung mga tao na tumanggap sa kanyang kamay. Oo. So sinong tumanggap sa kamay ng Panginoon? Tayo po yun. At ang ibang mga churches na tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naintindihan? Amen. So, tayo po ang gusto ng Panginoon ay ipaaliw. Ang Panginoon ay gusto niyang i-comfort ang bawat isa. Praise God. At saka, huwag nang matakot dahil ang lahat daw ng kasalanan natin ay pinatawad na. Amen. Dahil tinanggap natin ang kanyang kamay. Amen? Amen. So ngayon, huwag matakot dahil lahat ng kasalanan ay napatawad na dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Amen. Kasi Old Testament yun, hindi ma-mention pa si Jesus. So, yun ay na, yun, ngayon, ay yung tayong mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. So, bahala na sila dun sa labas. Basta lahat ng mga Kristiyano ang gusto ng Panginoon, speak to them with comfort. Praise God. Okay. So dito sa Proverbs, sa negative na side, because I have called you, because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no man regarded. So, ibig sabihin, ito yung opposite doon sa verse 2 na tumawag ang Panginoon sa kanila, eh hindi man lang sila nakinig. In-stretch out niya yung kamay niya, ay hindi naman nila tinanggap. So, tayong lahat na tumanggap ay pinatawad ng Panginoon. Amen. 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 Bakit kasi, kaya i-comfort daw tayo, bakit kasi nakalimutan natin dahil sa sitwasyon natin, baka nakalimutan natin na wala na po tayong kasalanan dahil pinatawad na po tayo ng Panginoon. Huwag tayong mag-dwell doon, huwag tayong manirahan doon sa mga nakaraan. Harapin natin ang bukas. Amen? Mag-isip sa akin, kahit magagawa ng kasalanan. Hindi, patuloy pa tayo. Okay. Kasi, okay, verse 3. Yung verse 3, shout to God's people, prepare the way of the Lord. Hallelujah. Pagkatapos natin i-comfort, isigaw daw natin sa mga anak ng Panginoon. Isigaw daw natin sa mga tao ng Panginoon. Or ngayon, isigaw natin sa mga Kristiyano. You prepare the way of the Lord. Hallelujah. Paano natin i-prepare ang daan ng Panginoon? Kasi minsan, kahit tumanggap na tayo sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi pa handa at hindi natin hinanda ang daan ng Panginoon sa buhay natin. Naintindihan? Hindi hinahanda ang daan ng Panginoon para sa atin. Ano yung daan ng blessing? Daan ng kaligtasan? Minsan kasi, sa pangalan ligtas na tayo dahil Kristiyano tayo, pero yung mga gawa natin, hindi natin gustong mawala sa
sarili natin. Kaya we keep on doing it, although nag-aaway at naglalaban-laban na sila sa loob ng ating puso at isipan. At naglaban-laban na sila sa ating katawan na ang gusto ng Panginoon, prepare my way because I'm going to save you. Prepare my way because I'm going to bless you. Hallelujah. Hindi ka ma-bless-bless, hindi ma-save-save dahil kahit alam mo na ang salita ng Diyos, pero ayaw mong iwanan ang mga nakaraan. Amen? Amen. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name of God. Kaya ang utos ng Panginoon ngayon sa verse 3, you shout to God's people, prepare the way of the Lord. Make His path straight. Ibig sabihin, ang tao ang gagawa ng preparasyon upang ang Panginoon ay dumating sa buhay natin. Hallelujah! Makarating at makarating lahat ng blessings, makarating at makarating ang kaligtasan, kasi ang kaligtasan nung tinanggap natin Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas na po tayo. Ang problema, are you ready? Hallelujah! Okay, praise God, patuloy po tayo. And then, hallelujah, prepare for His coming. Kaya shout down natin because really let's prepare for His coming. Prepare ye the way of the Lord. In verse 3, the voice of Him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. So ito po ay na-accomplish ito doon sa New Testament sa panahon ni John the Baptist. Siya yung unang witness ni Jesus Christ. Nagsisisigaw siya, prepare the way of the Lord. So ibig sabihin, kasi pinapasigaw noong ebanghelista, pinapasigaw noong propeta, pinapasigaw sa mga pastor, prepare the way of the Lord. Ibig sabihin, ang mga tao in general, let us prepare the way of the Lord for us. Para siya ay makarating sa bahay natin, upang makarating sa anak mo, upang makarating sa iyo. Ang lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo na nagagaling sa Panginoon, you prepare the way of the Lord. Hallelujah. Naintindihan? Praise God. Okay. Patuloy tayo. Make straight in the desert a highway for our God. Na kahit pa anong init, kahit pa tagtuyot, ibig sabihin, hirap na hirap. Kahit pa wala na halos makain, desert ha, wala nang makain, wala nang mainom. Hindi yung desert. Hindi ha, desert yun, hindi desert. Okay, hallelujah. So, yun ay mahirap na sitwasyon. Pero kahit sa kalagitnaan ng kahirapan, ang gusto ng Panginoon na isigaw pa rin ng kanyang mga speakers, ng kanyang mga lingkod na kailangan gumawa ka ng highway out of the desert. Oh, hirap na hirap ang sitwasyon, but still you make a highway to our God to walk into. Ooh, hallelujah. To us. Praise God. Okay. In verse 4, every valley shall be exalted and every mountain and hill shall be made low. So, paano tayo makapaghanda na kahit hirap na hirap ang sitwasyon, kailangan gumawa tayo ng highway. Kahit walang tubig, walang pagkain, let us make a highway to our God for Him to be able na sunduin tayo sa ating kahirapan. Praise God. Anong gagawin ng tao? Kung sa isip natin ay walang-wala ka, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay itataas. Kung yung bang napaka-humble na tao, itataas po yan. Napakahambog na tao, ibababa po yan. Yun po kung paano i-prepare, hallelujah, ang daan ng Panginoon sa buhay natin. Okay, sabi nito, every valley, pag valley kasi, o kung ano yung sa Tagalog na? Lambak. Lambak.
yung nakaganon doon sa baba. So, every valley shall be exalted. Kung ikaw ay mababa, itataas ka. Diba, nung hindi tayo Christian, balik na naman tayo sa istoryang ito. Sabi ko pa, ang pangit natin. Ang papayat natin. Minsan, ang daming bubong. Pero nung naging Christian, pray ng pray overnight, overnight, pray lihans ng lihans sa mga bata. Ang daming honor sa CLC fan. Hindi na lang natin paklaman ng ibang churches sa atin na laksin. Hindi na naman natin alam. Baka wala na honor doon. Hallelujah. Pero dito, praise God, glory to God. Hallelujah. Makikita natin kung paano itataas ang kuntik lang tayo, ang liit natin. Pero ang CLC fan ay nakarauna na dito. Nakarating na po kung saan-saan. Andun sa likod. Hallelujah. Nandyan po. Okay. Nakarating na po kung saan-saan. Ang ating CLC fan po ay nakarating na po ng UP. Ang ating CLC fan po ay pinalakpakan na po sa IBCBN. Representative natin, ano ba? Hindi pa kayo masaya? Gusto niyo tayong lahat doon kung istan? Okay. Praise God. Ang CLC fan po natin ay mga first honors. May mga second honors. May mga third honors. E kung ilan sila? 150 sila ka-estudyante. I-third yung anak natin. Hindi po? Kahit 5, okay na. Kahit pang 10, okay ako doon. Kasi pang 150. Hallelujah. Praise God. Kasi nga, imbis na nasa mababa tayo, basta patuloy na maglilingkod sa Panginoon, ihahanda at ihahanda natin ang kanyang daan upang kung wala ka, itataas ka. Amen? Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Dahil pangarap ko talagang mag-preach sa TV. Kay lahat halos ng preacher dati, gustong-gusto makapag-preach sa radyo at saka sa TV. Sobrang mahal. Pero ngayon, wala rin bayad. Mag-video ka lang. Lagay mo sa TV. TV na. Hallelujah. Lagay mo sa YouTube. Marami na nakakakita sa'yo. Walang bayad. Pag dumami pang Diyos, ikaw pa babayaran. Hallelujah. Kasi, mga pamamaraan ng Panginoon, yung mga desires ng buhay natin, na yung wala tayong pangbayad, itataas yan. Yung wala dyan, yan ay tutubo at ibibigay ng Panginoon. Just prepare His way. Okay, hallelujah. And every mountain and hill shall be made low. Yung mapagmataas naman ay surely goodness and mercy ipakumbaba ka talaga. Pero saglit lang naman, basta magpahaano lang. Oo, magpagawa lang sa loob, saglit lang yan. Dahil ang Panginoon naman po ay mabuti at mabait sa atin. Dahil hindi ito mensahe para sa hindi Kristiyano. Mensahe po ito sa lahat ng Kristiyano. Ito ay pinapasigaw ng Panginoon para sa ating lahat. Hallelujah. Okay. And the crooked shall be made straight. Di ba, mayroong Christian crooked talaga. Kahit anong tuwid ng pastor, kahit anong tuwid ng disciple, crooked talaga. Oh, kung magpapatuwid ka, hallelujah, ikaw po ay bibigyan ng panahon ng Panginoon. Hallelujah. You made His way to your blessings. Amen? Amen? Amen. Kasi kung hindi ka magpapatuwid, eh patuloy lang. Ibig sabihin, Christian ka lang, pero you don't prepare the way of the Lord. Sa kanyang pagbalik. Kasi the more that we become righteous, the more that we become good, the more na mapalapit at mapalapit ang pagbalik ng ating Panginoon. Oo, kasi nag-a-approve tayo na Lord, balik ka na. Ibig sabihin, kung sa Bisaya, pahimpit ka na. Kasi kaya mo nang sabihin, bumalik ka na, Panginoon. Amen. Amen. Sana yung mga malalim na interpretasyon ay sa puso nyo na lang yun.
Kasi ayoko ngayong magpulisa. Mabait tayo. Kasi sabi sa first one, speak comfortably. Comfort my people. Hallelujah. Okay. And then, and the rough places plain. Balik tayo muna sa crooked. Diba na, huwag kang uminom. Inom talaga. Uhaw na uhaw. Huwag kang mangasawa ng hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano talaga ang hanapin kasi mabilis. Mabilis pa sa alas 4. O, yung mga crooked. Oo, mga crooked na mga ugali. Hallelujah. Mag-aral ka muna. Mag-ganyan-ganyan. Parang naumpisahan ko is kaya. Praise God. Yun ang example ng mga crooked. Ang masisira sa kaka-crooked na yan ay ikaw din na crooked. Ikaw lang din ang masisira. Hindi po kami. Amen. Akala nyo lang. Akala nyo lang. Then, hey, Diyos Pastora, liko sa kanan. Then, Diyos Pastora, liko sa kaliwa. Oo. Para ka nita sa CET. Hindi na uso ngayon. Okay. Sige, lumiko ka lang, lumiko. Ikaw lang din naman ang na-crooked. Ikaw lang din ang mahirapan. Hindi naman ang lahat. Hallelujah. Patuloy na. So, and the rough places plain. Pag sinabing rough places, na kahit hindi mo sinadya, talagang rough ang buhay. Diba, Christmas na grabe, ka-rough naman ng buhay. Parang against all odds. Parang you are kicking against the pricks. Oo na. Kahit gusto mo na sana maayos ang buhay mo, rough talaga. So, hindi mo yan sinasadya. Pero, hallelujah, gagawin na, ano yung maramis? Smooth. Smooth or plain ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Matatapos din yan lahat ng kahirapan. Amen. Matatapos din yung lahat ng mga baku-baku na buhay. Pero yung crooked, sa'yo yun. Hallelujah. Kung gusto natin ipatuwid ng Panginoon. Okay. Verse 5, laptaw na lang natin, the glory of the Lord shall be revealed. Oh, kasi once accomplish natin yung preparing the way of the Lord, then the glory of the Lord will be revealed. In verse 6 to 8, man and his works will fade away, but the word of God stands forever. So, meron palang forever. Amen. Oo, word of God ang forever. Yes. Kasi lahat yan ay matutupad talaga. Lahat ng nakasulat ay matutupad. So, ang buhay natin ay panandalian lang. Ang buhay natin ay parang damo, na ngayon malusog, ngayon maayos, maya-maya pag nahipan daw yan ng Espiritu, sabi nga noon, yun ay mawawala. Pag nahipan na, tama na, hipan na, wala na. Minsan pag ihip ng ganun, ang gwapo-gwapo, biglang pumangit ka, papangit na papangit, tapos papatay ng papatay. Patay na, si Peter na. Oo. Kasi ganun talaga ang buhay. Dahil we are like grass. Oh, at saka yung flower daw natin ay mag-fade. Di ba yung kagwapuhan, yung kagandahan, yung glory ng buhay natin, yung kayamanan mag-fade away din yan. Pero ano ang forever? The Word of God. The Word of God. Kaya gamitin natin itong buhay na to glorify God. Amen. 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 Kasi mawala lang to. Mas maganda na maayos at gamitin natin sa Panginoon kahit pa hindi masyadong faithful, sabihin natin. Kasi pag sinabi, magbasa talaga ko ng Bible, magbasa. Eh, hindi faithful kasi hindi rin naman talaga matutupan. Pero the Lord will remain faithful. Ang ayaw lang ng Panginoon kung i-deny natin siya ay He will deny us also in front of His Father. Yun lang naman. Sino bang pinaka-faithful dito sa atin? Wala naman. Pero wag lang i-deny. Kasi once i-deny, i-deny din tayo ng Panginoong Jesus sa ating Ama na Kanyang Ama din. Praise God. Okay. Hallelujah. Then verse 9, calling all preachers and evangelists, those that bring good tidings.
Huh? Get up and let your faith arise. Oh, lugmok na, pagod na, pagod na. Hallelujah. Oh, lahat ng mga preachers, tayo na, with strength. Amen. Hallelujah. Kasi kapagod eh. Sa totoo lang, kasi, ang mula 18 years old ako hanggang ngayon, there are times talaga nakakapagod. Lalo na ngayong lockdown, parang pagod na ako. Nakakapagod. Pero sabi ng Panginoon, nananawagan na naman ang Panginoon sa atin sa pamamaraan nitong verse 9, calling to all preachers and evangelists, those that bring good tidings. Pag binasa niyo yan, hindi na ganyan. Okay, get up and let your faith arise. Preach with strength and fear not. So, kailangan na natin tumayo na naman ulit. Amen. Gusto niyong magpabilang sa pastors, preachers, and evangelists, magpabilang na po. Amen. Magpabilang na po. Amen. And everything will fade away. The grass withered, the flower faded. Ang grass tayo. Ang flower natin, ang kayamanan, kagandahan, malalanta yan unti-unti. Kahit magpabilo ng magpabilo, kasi nakikita ko ngayon si Bilo na sa Facebook, di ba? Kung paano niya nireper si Chinilin, kung sino-sino dyan mga artista, kahit si, ano, nakita ko yung asawa ni Manny Pacquiao, kasi 40 na daw siya, nakita ko yun eh. Yung dito daw yung problema nila. So praise God, pag may pera ka, problema mo yung dito mo, nag-retweet na. Pero pag wala kang pera, wala ka din problema. Kasi wala kang pangbayad. Wait dyan. Ano lang, pakialam. Wait dyan. Matanda na ito, 51. Noong bata pa, gusto natin tumanda. Noong matanda na, gusto na naman bumata. Eh, nakuha ko sa inyo, ang blessing meron tayo. Oo. Kasi noong bata pa, uy, malaki na ko. Tingnan mo si Tiki, pakuha na daw siya ng quarantine pass. Daddy Elgel, you get quarantine pass for me. Sabi, wow, Lord, ako nga, walang quarantine pass, ikaw pa. Kasi yun na, laki na ko. I am big boy. Oh, nung lumaki. Gustong kailangan, akala gustong gawin lahat. Baka 15, 40. Sabi, huwag ka mo na mag-boyfriend, malaki na ako. Wow, malaki, di pa nga pa marunong maghanap ng bigas. Oo, malaki. Malaki ang mata. Kasi hanap ka pa na pa lalaki. Hallelujah. Hanap na babae. Tapos, wala pa. Hindi na ko. Di ba? Speak comfortably. Comfort. Amen. Hallelujah. Okay. So, kasi gano'n ang tao eh. Nakulong, patanda ng patanda. Gusto na magpabata ng pagbata. Magkakalit ang Panginoon sa atin. Umayon tayo sa edad natin. Amen! Amen! Isang yan? Oo. Oo, tingnan niyo ako. Dati, pero huwag masyado ako example kasi Panginoon naman. Dati, no, maputin ako masyado. Tapos, naganda pa. Pero nang inukumintin yan. Oo. Magaling sumayaw. Eh ngayon, hindi na magaling sumayaw. Magaling na ako mag-tiles. Kasi paano, kaya ang titigas nito, hawayan ka. Wala na. Oh. So, ibahin mo na naman yung mga learnings mo dyan. Hindi yung, dahil dance-share ka habang 60 years old. Parang hindi na angkop. Eh, pero preacher na. Yung dating dancer, preacher. Oh. Yun. So, kasi, hindi yung gusto nating i-maintain na bata. Anong i-maintain mo? Araw-araw tumatanda tayo mag-maintain. Hindi yan nami-maintain. Nami-maintain sa pera. Hindi totoo. Hindi ko na lang i-mention yung iba. Basta kahit paanong hatak, kahit hatak pababa ng pababa, wala talaga. Oo. Kasi, the flower daw faded. Ibig sabihin yung glory, kagandahan, pera, yung ano mo, talino. Yung power mo, talino lahat. Mag-fade away yan. Oh, kasi ganun lang ang tao. Kaya we will spend our days with God. Amen. Upang meron tayong pamundo doon pag bumalik ang Panginoon.
Hallelujah. Oh, halimbawa, tuloy-tuloy ito, may plano na tayo. Oh, di kami tinatid yung mga basketball court. Oh, di mo tayo para social distance. Gusto nila, tatlong di pa. Pwede. Pag may ulan, send agad ng misis. May ulan. Payong. Payong. Oh, or magpayong kung kaya. Or pasok tayo. Pag ano, oh, walang ulan, basketball court tayo. Kasi huwag tayo magpapigil. Mm. Kasi ito lang, isa lang ang buhay natin paglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yung may mga calling dyan, huwag nang maging calling-ling yan. Kasi sabi dito, calling to all preachers and evangelists kung gusto magpabilang dyan. Bring good tidings. Get up and let your faith arise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Welcome back to boy. Happy birthday! Happy birthday! Please, na yung lugmok na lugmok ka, parang ayaw mo na maging preacher. Parang ayaw mo nang maglingkod. Ang sabi ng Panginoon, get up. Amen. Get up to the high mountain. Ibig sabihin, talagang you climb sa faith mo. I-climb mo talaga. Umakyat ka talaga. Kasi doon, pag ikaw ay nasa taas, makikita mo kung anong sitwasyon. Hallelujah. Kaya minsan, parang gusto natin yung may rooftop ka pa. Kasi makikita mo. Pag nasa baba, kaakala mo kung na anong nangyari na sa buong mundo. Pag akyat mo pala, wala naman. Ay, yung lockdown, tago ka ng tago. Ako, tago ng tago. Ano. Ayaw? Tapos paglabas ko, nagmotor ako, parang, ano nangyari? Wala naman sabi, ang dami-dami daw ang pulis. Wala akong nakita ang pulis. So, yun. Kaya, kailangan natin, sabi ng Panginoon, get the up into the high mountain. Ibig sabihin, iakyat mo talaga ang iyong pananampalataya. Praise God. O Jerusalem that bringest good tidings. Ang inuutusan niya dito, yung mga nagpipreach ng gospel that bringest good tidings. The Zion and Jerusalem that bringest good tidings. Lift up thy voice with strength. So, kailangan na talaga marinig na naman ulit ang mga boses natin. Maririnig na naman. Hallelujah. Sa totoo lang, itong parinig sa boses, hindi na ako nagla-live kasi ang number one, sobrang busy na ako. O, bilang nanay, lahat-lahat na. Mahirap kasi mag-live ka pag hindi ka prepare spiritually. Live-live lang, yun pwede mo harapin dyan. E, word of God yung sinasabi mo, iba ka. Hindi ka na pray, hindi ka na nag-devotional pagkatapos live-live ka dyan. At saka, pangalawa, puro nag-live na lahat ng pastor, manahog na lang ako. O, di ba? Kasi hindi naman contest. O, hindi naman contest. O, pag hindi na nag-live lahat, mag-live na ako. Kasi kung wala na nag-live, at least, may nag-live pa din. Provided eh. Wi-Fi lang. Okay. So, praise God. So, kasi kailangan na marinig na naman ang ating mga boses. Marinig na naman sa daan. Hallelujah. With strength. And fearless. Oh, sabihin mo daw sa cities of Judah, behold your God. Verse 10, tell them that I am coming. Praise God. Verse 10, behold the Lord God will come with his strong hand and his arm shall rule for him. Amen. Behold his reward is with him and his work before him. Oo, yun daw ang pinakatima ng ating mga preaching. Na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Amen. At ang pagdating niya, siya ay mabangis with strong hand. Kasi pag tribulation ang pagdating ng Panginoon, yung tinatawag na the wrath of God na 3.5 years. Kasi hinati yan sa dalawa. The wrath of God and the wrath of Antichrist. Ang the wrath of God, lahat gagamitin ng Panginoon. Lindol, bagyo, mga yung, serpents. Scorpion, lahat, pagating ka, tapos, mahiwa-hiwa na yung katawan mo, buhay ka pa din for 5 months or 6 months. So, yun ang mga wrath of God. Kaya pag bumalik ang Panginoon, isa yun sa tema ng isisigaw daw ng mga preachers. Kailangan marinig na naman ng mga tao ang mga boses natin na malapit nang dumating ang Panginoon with a strong hand. Kasi baka kalma-kalma lang.
naman, okay lang, nag-lockdown, natakot. Noong katagalan nung natakot, nagalit kasi walang amelioration. Pagkatapos nung nagalit, kumalma. Oh, nung kumalma, sabi ng Panginoon, kailangan manood na naman yung mga boses ninyo. Hallelujah. At mayroong tema ang binigay ang Panginoon na He is coming with a strong hand. Hallelujah. Kasi hindi siya, pag bumalik ang Panginoon, friend siya, noong lahat na tumanggap sa Kanya. Pero doon sa hindi tumanggap sa Kanya, kaaway siya. Amen. Hallelujah. At sinong manalaig, ang Panginoon o ang taong nangangaway sa Panginoon? E alam na natin kung sinong manalaig. At alam na natin kung sinong talo. Kaya kailangan nilang malaman kasi ang gaang-gaang ng isip nila about God. Napakagaan. Kahit Christian, ganun din, napakagaan. Hallelujah. Nang isip ng ibang Christian patungkol sa Panginoon at paglilingkod natin. Kailangan bigyan natin ng weight, bigyan natin ng bigat ang paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Minsan, kung sa mga kabataan, mga young people, mga 20 plus pababa, ML lang, talo na ang Word of God. Isang ML lang, Dota lang, at kung ano-ano pang mga ganyan-ganyan, talo na. Hallelujah. Ganun lang kagaan ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya ako pray, alam ko, kahit ako lamang isa, nagluluto pag-pray, Lord, basta Panginoon, isali mo talaga lahat kong anak, Panginoon, at buong pamilya, ang aming pamilya, mga ate ko, mga pamangkin ko, Panginoon, isali mo talaga. Pag hindi pa sapat na bumalik ka, Panginoon, yung year 2000, balayo pa naman maging 3000, Panginoon. Yun ang prayer ko. Kasi marami nang nagsilabasan, nababalik na. Sabi ng Panginoon na hindi alam, kahit si Jesus Christ, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Mm. Pero i-preach natin na He is coming. Amen. Pero hindi yung tumbok na tumbok. Mm-hmm. Na tinatakot pa tayo. Na si Bill Gates na ang Antichrist, hindi natin alam. Hindi natin alam. Lahat ng taong ayaw kay Kristo ay anti-Kristo. Kasi hindi natin alam. Kasi ang Panginoon lang ang may alam. Ang importante, handa tayo at huwag tayong mas lalo matakot. Hallelujah. Kung ako sabi, huwag mas lalo matakot. Ang totoo niyan sa Bible, huwag talagang matakot. Ako sa totoo lang, hindi ako takot siya. Ano lang, in Jesus name, wala. Kasi ang Panginoon naman, may napaka-powerful. Doon lang ako takot sa daan, kasi pag sinita ko niya, ako ng police, tapos yung hindi by justice, yung hindi ba, yung injustice na pagkasita mo, gagamit ako, naku, baka makaaway ako ng police. Oo, kasi meron silang bibig, meron din akong bibig, pwede mag-rat-rat. Oh, kasi yung bibig nila, pang ganun-ganun lang, ako, sana yung magsalita. O, di ba? Kaya yun ang kinagandang ko pag ako umalis, Lord. Lord, yung maayos lang, Panginoon. Yung hindi sila magsita ng hindi maayos. Kasi upang maayos din ako. O, yun lang. Pero yun, kung ano ka dyan, wala. Kasi may Panginoon tayo. Kasi ayaw ko yung mga injustice talaga. Marami na mga report sa Facebook na makikita mo. Yun ang ayaw ko. Kasi pag ako nakakita dyan talaga, magsigawan kami pag gano'n na. Ang batas pa naman ngayon, sila ngayon ang winner. Sila ngayon ang winner. Lahat tayo ngayon tamimi. Yun ang mahirap. Kaya doon ako tumiklop kasi ayoko munang matapos yung ating term dito na hindi galing sa Panginoon. Kailangan, sige, kung may kunting sunod-sunod lang. Basta kaya yung kinatatakutan ko na Lord, na huwag lang magsita, huwag lang yung gano'n, yung mga frontliners, na hindi naman totoong frontliners, yung iba pa upo-upo lang doon, nakahawak ng power na konti, mangsita konti, na akala mo talaga mga avocado na dyan sa daan. Wala akong tinutumbok na tao, ha? Bahala kayo dyan. Sino nakaabogado-abogado? Bahala kayo dyan. Pumunta kayong bahay. Pero sa totoo lang, makita mo eh, kung mag-ano,
Oh, kaya yun, kasi parang wala tayong kaaway. Kaya, it's better to stay at home. Pero pag tayo ay makalabas na, umpisahan na natin na maibalik na naman na marinig ang mga boses natin upang sabihin natin that the Lord is coming. Amen. He is coming with a strong hand. Hindi po siya, He is coming as friends. Friends para sa atin, pero para sa iba, He is coming with a strong hand. Hallelujah. Okay, so, kaya sabihin natin, kasi sinabi niya, pwede naman sabihin na bahala sila, total kami, friend naman ng Panginoon. No, naman ka na, napaka-selfish. Sinabi naman niya na isigaw. Okay, sa verse 11, napaka-mabait ng Panginoon sa lahat ng kanya. Verse 11, He shall feed His flock like a shepherd. Amen. Lahat ng kanyang mga nasasakupan at lahat ng tumanggap sa kanya ay pakakainin niya. Amen. Kasi siya yung pinaka-shepherd natin. Amen. Hallelujah. Huwag lang din natin i-question yung iba na sabi pa, hirap na sila, ibang mga pastor, ibang mga ano. Kasi hindi rin natin alam ang pinagdaanan nila. Kasi kami din dati walang lockdown. Hirap na hirap kami. Walang lockdown yun. Pag-uwi galing sa church, wala na kaming kapira-pira. Walang lockdown yon. So, blessing nga ang ngayon sa lockdown dahil nakakakain pa i-compare sa walang lockdown dati. Okay, kaya hindi natin ma-judge. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, napakainin daw niya ang lahat ng kanyang nasasakupan, kanyang mga flock, like a shepherd. Oh, He shall gather the lambs with His arm. Ang yung mga batang karnero, yung mga batang Kristiyano, makinig ha? Batang Kristiyano by age, batang Kristiyano din na baguhang Kristiyan. Hallelujah! Igagather daw niya sa kanyang arm or kanyang braso. Braso! Oh, hindi. Oh, igagather sa braso, tapos pag crooked, babrasuhan. Sa kalin. Hallelujah. Okay. Igagather daw niya yung mga lambs. Ibig sabihin yung mga baguhang Kristiyano. Ibig sabihin, hindi pala futile or useless. O hindi pala walang visa yung ating pagsishare ng Word of God. Kasi lahat ng tumanggap doon na hindi lang natin alam, igagather yan ng Panginoon. Amen. Amen. Okay. So, tapos, sabi pa dito, and carry them in his bosom. Hindi lang dito sa braso, kundi ikakari, ikakargahin niya in his bosom. So, ibig sabihin, mahal ng Panginoon ang lahat ng mga anak niya. Amen. Hallelujah. Lahat tayo ay mahal ng Panginoon. Lahat tayo, praise God. So, ibig sabihin, huwag tayo masyadong takot na matatakan na tayo ng 666. Hindi i-allow ng Panginoon na tatakan tayo dahil promise ng Panginoon, He will feed us and then patatakan ka. Pinakain ka, tapos patatakan ka. Yung tawa ko na tuloy, hindi natakan pa. Pagkakainin, tapos i-embrace, ilagay pa sa kanya, sinapupunan. E nasa sinapupunan, patatakan ng 666, hindi yung bawal yun. Kasi nasa kamay na tayo ng Panginoon. So, naintindihan yun. Kaya, ang ibang mga Christians kayo, kasi, na-focus na, ano yung balita sa pagpag na balita sila, kahit sa iba sa bahay na, ay, hindi ako maniniwala. Yan, minsan, naiirita si Ilir sa akin, kasi si Ilir na updated sa mga balita, at si Papa niya, isa na sa akin, yung isa, sabi ni ano, ni Prophet, ay, naku, mga tao din yan, anak. Eh, totoo naman yung ibang prophecy. O, totoo yung ibang prophecy. Iba, minsan, ang propeta kung sanay na mag-prophecy, minsan, galing na sa flesh, kaya kailangan mo din iisala. Ganun-ganun mo din. O, kasi minsan yung sanay ka na sa, kung na ginagamit ka lagi ng Panginoon, parang kung sa Bisaya, pag ginamos na lang na, lagi na nalim mo i-istorya. Oo, parang bawat bigkas mo ay prophesying na. So, kaya minsan, kasi i-allow mo, magbigay ka talaga ng ilang porsyento na kailangan natin direkta talaga sa Panginoon na makinig. Makinig sa kanila, pagkatapos direkta sa Panginoon. Kasi, kung lahat ng takot ay yun na ang inilagay nila sa atin dahil sa kanilang prophecy, paano pa tayo mabuhay nito? Alam ka naman, magpakamatay tayo dahil sa takot. Hindi pwede yan. Ang sabi ng Bible, fear not. Amen. Kaya, wala ka pala.
Masih Bill Gates sabi, ay, ako gusto ka niya. Masih Sadhguru, ay, ayoko. Bahala na dyan, bahala na. Oh, pero ako nanonood din ako ni Sadhguru, nanonood din ako. Pero ayoko yung i-jig sa akin na tatakutin ako. Ba't ako tatakutin? Eh, sa akin ng Panginoon, eh, seriously, sinong pagtanggap natin sa Kanya upang tayo ay maging anak ng God the Father dahil kay Jesus? Kung patatakan ka pala dahil sa sikretong vaccine lang. Hindi pwede sikreto-sikreto. Oh, vaccine ka, 666 para grabe naman yan. Hindi yan totoo. Basta na lang ba? Oo. Oo. Eh, kung injection lang yan, hindi okay. Kasi parang sa tigdas, parang sa ano, hindi okay, sige. Oh, pag sinabi ito na talaga na pero eh ayoko niyan, eh, bahala ka dyan. Pero hindi yung darating sa ganun kasi tayo ay igagather ng Panginoon. Ihiwalay tayong mga Kristiyano. Pero huwag masyadong confident din, baka hindi tayo magpahiwalay kung hindi natin i-prepare ang way ng Panginoon. Let us prepare the way of the Lord sa sarili natin. Sa sarili natin. Hallelujah. Ang problema ng kabataan, kung sino ang maging boyfriend at maging asawa nila. Lumulima sila. Kami din ang problema namin. Pagkain, pagkain. Hallelujah. Kaya hindi lang alam. Yung problema nyo, huwag katitin lang yan sa problema pag nagkasawa kayo. Kaya huwag magmamadali masyado. Oh, pero pag meron ng maayos na, meron pa madali na rin kasi halapit na siya. Oh, ibig sabihin, kung hindi eksakto ang kargada, huwag. Eksakto ng kargada, sige na. Kasi hindi bawal. Hindi bawal. Kasi pag ang religion na pabawal na pag-aasawa, eh, kulto na yan. Oh. Oo, hindi pwede yan. Oh, ang pinabawalan lang, yung hindi pa marunong. Yung marunong lang mag-crash, hindi pa marunong mag-sain. Marunong lang kayo sa YouTube ko? Para katuto kayong magluto ng anin, munggo, banana chips, so, tinda-tinda na kayo, yon ready na kayo. Hallelujah. Oh. Praise God. Oo. Oh. Pero marami na dito ng busog na sa banana chips, ha? Separate lang. And carry them in his bosom and shall gently lead those that are with young. Sa spiritual na side, ang mga nag-lead, ang mga discipler, oh, mostly, discipler ay ang pastor. Yan daw sila. Yung may mga bitbit na mga baguhan sa pananampalataya, ay gentle ang Panginoon na ililid sila. Ibig sabihin, nandyan ang Panginoon una, susunod yung mga nagdi-disciple. Kaya kung gusto niyo magpabilang na kayo, because He will gently lead us. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Eh, wala kang nililay. Paano kayo gently lead dyan? Oh, dito ka sa boss. Mas masarap dito. Pasura kasi wala kang gagawin. Oh, mahirap naman kasi mag-disciple kasi marami ka pang gagawin. Oo. Pero yung lambs lang, eh alam naman ang Panginoon kung kailan ka lambs, kung kailan ka ng bungis na. Oo. Hallelujah. Kaya kailangan may growth talaga. Kailangan may growth talaga. Huwag ka doon at remain a lamb. Oo. Be a sheep also. Oo, upang mag-lead ka na ng mga lambs. Kasi ang sabi ng Panginoon, He will gently lead those that are with young. So, kaya may promise ang Panginoon, hindi tayo papahamak. Amen. Hallelujah. Huwag sa Bisaya pa, mga hadla na niya sa kalibutan. Praise God. So, in verse 10, He will surely come with a strong hand. Okay, tapos na yan. Okay, hindi ko na yan ulit-ulitin. Okay, verse 12 to 17, He is a powerful God, the creator of heavens and earth. So, yung verse 12 and 17, dinidisplay niya na powerful siya. Oh, hindi ko na isa-isahin na. Total, nabasa na natin kanina para matapos na tayo. Okay. And then, so verse 15, yung 12 to 17, pero yung verse 15, doon pinakita niya kung gaano lang kaliit ang lahat ng bagay. Compare sa ating Creator na Panginoon, behold, the nations are as a drop of a bucket. Sabi pa ni, oo, doon sa seminar natin. And are counted as the small dust of the balance. So,
ang nations, the nations, lahat ng mga bansa, bansa ay parang tulo lang ng tubig sa balde. Sa balde. 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 Balde pa rin. Balde pa rin. Timba, timba. Oh, yung timba. Sabi kasi yung timba, tabo. Pag sinabing timba, yun. Oh, dito yung timba, ang laki. Okay. So, parang tulo lang daw ng tubig doon sa timba lahat ng mga nations. So, ibig sabihin, kaya huwag mo siya lumutang, ala, magkahiusan na ang mga kanasuran, yung mga ano, mga ganyan-ganyan, euro na, ganyan-ganyan. Huwag masyado. Kasi, ano nga gagawin natin kung takot na tayo, wala na tayong magawa. Naintindihan. Although, totoo yung iba naman fake news, huwag masyado. Kasi, ang word of God nagsabi, ay patak lang yan ang tubig, kumpira lang yan ang patak ng tubig sa timba. Ibig sabihin, that's nothing compared to my Lord. Amen? Amen? Amen. Palakihin natin ang Lord natin sa ating isipan at ating puso upang hindi tayo masyadong takot. Kasi wala naman tayong matatakbuhan, di ba? O sige, takot ka na. Naniniwala ka na sa lahat ng balita. Anong gagawin mo ngayon? Di ba wala? Buti pa hindi matakot. Tapos isipin mo, ay, para lang namang tulo pala yung mga Amerika na yan, yung mga Europe na yan, parang tulo lang sa timba. Oh, compare sa aking Panginoong malaki. O di ba kakakilos ka na ngayon? Tingnan ka ng isda, mag-YouTube-YouTube ka, subscribe rin kayo. Binibilang ko ha, parang hindi pala nakasubscribe. Maayos ka rin ha. Binibilang ko yun. Okay, hallelujah. So, yun. Oh, kasi kung wala tayong gagawin, doon ka nalang makafocus. Eh, oh, mga ganyan sa takot niyan, eh, marami pang mga dependents natin. Hallelujah. Oh, praise God. Okay, patuloy. And then, parang dust of the balance, behold, he taketh up the isles as a very little thing. Imagine kayo mga islands, pupulutin lang ng Panginoon para, okay ba? O tapos, yung island doon, binili na rin, ano, wala, may mga ano, ako kung ang Panginoon ay pupulutin lang naman yan, wala na. O, yung mga suwail na mga lugar, di ba, sabi ni Brad, bong yung isang parte na inanuhan lang ng bundok, wala na, nagunaw na. Kasi ibig sabihin, we have a big God compared to them. We have a big God compared to those people, to those politicians. We have a big God. Basta sunod lang tayo ng batas, pero yung batas ng Panginoon ang pinakabatas sa buhay natin. Amen? Mm. Hallelujah. Okay. Pinalang. And then all nations, chapter 10, all nations before him are as nothing. And they are counted to him less than nothing. Imagine ka as nothing and less than nothing. Pag sinabing nothing, kung sabi sa'yo pa, murang wa na. Oh, wala na. Oh, and then less than nothing. Iwala na nga. Negative. And then negative pa, less than nothing. Sa Panginoon yun. And then, and vanity. Walang kwenta sa mata ng Panginoon. Pero ang kwentado ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, tayong mga sumusunod siya. Kasi sabi pa, for without faith, we cannot please God. Yun lang naman, natutuwa ang Panginoon sa atin dahil sa faith natin. Pero kung mag-speaking of islands, of countries, laki-laki ng China, malaki na yan. That is just like a drop of water in the bucket. Hallelujah. Pag hindi pa ending, hindi pa yan. At hindi aalaw ng Panginoon na tao yung sisira. Kasi mawawalan yung glory ng ating Panginoon. Amen. Pero basta ready also that matatapos din talaga. E kung hindi pa matapos ang buo, matatapos ang isa't isa. Diba? Ang St. Peter, alams na. Kasi baka ang iniisip na, hindi pa naman matapos ang sanlibutan, magpapasaya pa ako. Wow, si St. Peter, nag-aantay. Isa-isa yun. Oo, one by one.
check na, tapos na, ikaw na. Oh, ganun. So, ibig sabihin, dalawang ano ang pinaghahandaan ng tao. So, yung pag sinabing the coming of the Lord, pwedeng ikaw lang mag-isa, ang pauuwiin, or tayong lahat. Amen. So, kailangan, wala tayong kalusot, kundi maghanda tayo, prepare the way of the Lord. Hallelujah. And then, verse 18 and 25, He is beyond compare, no other God. Beyond compare, hindi natin compare sa mga Diyos-Diyosan na kung saan ang mga hindi mga Kristiyano nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Okay, 19 to 28. And then, 19 to 28, hiwalay mo na yung 18 and 25. He's a big God, full of power and strength, the creator of all things. So, yun ang ilagay sa atin sa ating isip. Verse 29, He giveth power to the faint. So, yung mga nalulupay-pay na, siya yung magbigay ng lakas. Kasi isip natin, eh, kasi ako, wala naman ako. Na, hindi ka wala. Kasi wala akong pinag-aralan, kasi hindi ako gwapo, kasi hindi ako, wala, hindi yun wala. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung wala, itataas yan. Amen. Pero kung ipinag-iayabang mo ang kawalan mo, ato, manatili ka wala. Hindi ko siya. Ang pinag-iayabang ako lang siya, ah, ayaw ko doon kasi wala akong ganyan. Ayaw ko doon dahil hindi ako bobo. Hindi ako maganda. Ayaw ko doon dahil bobo ako. Ayaw ko doon hindi. Pinag-iayabang mo pa rin wala. Hindi ako runong, hindi ako ano, hindi ako, hala. Oh, kaya hindi makakilos ang Panginoon. Eh, anong sabi ng Panginoon? Yung wala ay pupunuin. Entindihan? Kaya kalma lang. Kunyari, meron. Sabi nila, wala, wala. Sabi nila pa yun, meron, meron. Dito tayo sa meron. Pagpila-pila doon, sa English speaking sila, di na ako pag-English na pang. Eh, nanginito naman tayo. Wala lang. O, pagdating doon, meron. Kasi, sa Panginoon tayo umaasa. Oo. Okay. So, kung tayo ay nanlupay-pay, bigyan daw tayo ng lakas. Hindi dito sinabi, bigyan ng lakas yung matatalino lang. Hindi bigyan ng lakas yung mga bobo. Hindi totoo yan. Kaya huwag i-underestimate. Patas ang laban sa Panginoon. Hindi katulad sa sanlibutan. Na, bawal magparte. Alams na sa Facebook. Alams na. Okay. Hindi pala bawal pa. Tayo lang bawal. Pero hindi rin naman tayo magparte kasi lockdown nga. Yung pira na, kapabili lang bigas at sa kaulang. Hallelujah. Sila kasi sobra-sobra. Okay. So, we give it power to the faint. We are tired and weary and faint because of what is happening now. Jesus will give us power and strength. Amen. So, ngayon na ba ay na-empower na ba tayo? Amen. Empower na. Hallelujah. Kaya antayin na lang natin matapos ng lockdown at tayo ay sumunod na. Praise God. Yung may mga calling dyan, huwag gawing calling-ling. Tayo po ay paghimpuran na po natin ng ating Panginoon. Isabay natin sa ating trabaho. Kung hindi na kaya isabay sa trabaho, but full time. Patunayan na ang Panginoon talaga ay nagpapakain. Amen. Kung may pinagdaanan, huwag tumakbo. Lahat na nag-full time may pinagdaanan. Wala kang ikikwento, wala kang pinagdaanan. Tama. Ano yung kwento mo? Ano yung kwento mo? Kung mula sa umpisa, busog na busog kami. Di ang sasabihin nyo, ayayay. O pag nyo, may gutom. Di naiintindihan ko. Iniinom namin nga yung may asin. Naiintindihan ko. Pero ako, kahit anong gutom, hindi ko ano umiinom ng may asin. Parang ano yung... Inom ng dagat? Oo, dagat. pag saong mo ng bata, pag iwan sa dagat, parang lang sabi, ay, buti dito kasi ang daming sabaw. Ibig sabihin, sanay sa asin. Okay. Okay. Kanin ang asin. So, if you are tired and weary, God will give you strength. Jesus will give you strength. In verse 13, itong aning sinulat dito. Yung tayo ay nanlulupay-pay, that's normal. Ang saan sa verse 13. Kasi, ang sabi, even the youth daw ay grow weary. Will grow weary. Ibig sabihin, kahit ang mga bata ay napapagod din. Paano pa kayo?
kaya yung matatanda na. That's normal na tayo ay manlulupaypay. Okay? Pero pagbalik natin sa Panginoon, malakas na naman dahil ang lakas ng Panginoon, kalakasan ng Panginoon ay napapa sa atin. Naintindihan? Amen. Matatapos na po tayo, matuwa na tayong lahat. But they that wait. Pero paano? So verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall soar on wings. So sana ngayon na-renew na po ang ating mga lakas. Yes. Tama na po ang takot. Sabi ng verse 1, speak comfortably. Iko-comfort po natin at saka maging comfortably ang tao. Pero hindi rin itigil ang mga utos ng Panginoon sa pag-share ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, gusto daw niyang marinig na naman ang mga boses. Wow, mag-dance-dance na naman tayo nito. Kanta-kanta sa mga basketbolan. Amen. Sa mga kung saan-saan. Kasi gusto nang marinig ang mga boses. Kasi nung lockdown sounds of silence, ang ingay lang nila, yung star dancer nila doon yung sakit. Oh, kasi lagi, pag buka ng bibig, sa TV, sa Facebook, sa ano, yung sakit. Hindi nakabuka ang bibig sa salita ng Panginoon. May kukuntra ng kunti, pero pati yung kumuntra, takot. Kasi noong, ano talaga ako, nasaktan ako noon, example ko lang, yung pastor sa ano, sa Cagayan de Oro, noong hinuli, okay lang sana yung hinuli, sige, kahit masakit. Ang masakit dun sa Facebook, mga pastor pa, parang pinagpistahan man lang mag-comment doon na, ayan kasi, hindi nakinig kasi. Pastor pa naman. Kami nga doon sa ano. Uy, alam nyo, nilagyan ko din ng, meron din ako pangontra eh, sabi ko. Kinomentan ko, sabi ko, ang nangyari na. Kapatid natin yan eh. Ang gagawin natin mga pastor, ipag-pray na natin na malagpasan niya ang kahirapan na kanyang hinaharap ngayon. Nag-quits lahat, wala na. May nag-post na naman, kakilala ko. Pinagpistahan na naman. May sabi pa, sayang kasi din ang tights daw kung hindi mag-itipon-itipon. Talaga? Christian, mga Christian. In Jesus name, banal yun ah. Pagkatapos, pinakikialaman mo sa, kinunta ko na naman ng konti. Namising din. Konti lang naman. Kasi konti correction ba? Kasi magkakapatid tayo kahit anong mali or hindi mali. Kasi hindi natin alam ano nangyari. At hindi natin alam kung paano nangusap ang Panginoon kay Pastor. So, ang gagawa natin is to pray. Ay, kapatid natin yan. Lingkod yan ang Panginoon. Naku, huwag mong pakialaman ang lingkod ng Panginoon. May balik yan. Hallelujah. So praise God. Balik tayo sa verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Let us wait upon the Lord.